Hi guys, me again Jobs TV. So welcome back to my channel. And gagawa na naman tayo ng reaction video about SB19. So ang napili natin ngayon is yung Hanggang sa Huli, which is may Tagalized version and Korean version na pinareform nila sa PKS REWIND 2020. Ayan, so tong album nila na to is matagal nang nirelease, which is parang in-upload ata to mga August this year. So bibigyan natin to ng panibagong timpla and simulan na natin. Ang title ng kanta is Hanggang sa Huli. From the word itself or from the title itself, parang malungkot yung kanta. So maghanda na kayo ng tissue, guys. So simulan na natin, guys. Sa ating puso'y nag-iisa, mayroong himing na kumakatong sa pinto ng aking alaala. Di na si, ano, si Stel, main vocalist nila. Pag-ibig ko'y sa'yo, sa'yo hanggang sa huli. Uyanin matutin. Pause muna natin sa 2 minutes. So, ang masasabi ko dito sa first part na to, yung sa Tagalized version nila, is ang ganda ng bosesan. Yung tama lang, hindi sila nagsasapawan, hindi nila na-over power yung isa't isa. So, yung mga suwabe, tinitirada ni Stel, which is the main vocalist ng grupo. And napansin ko lang yung mixing ng voices nila, yung boses nila is ang ganda, ang sarap pakinggan, napaka-solemn, and basta ang galing din nila, no? Bihira lang natin silang kumanta ng makita ng ganyan na kumanta ng nakaupo, relax, which is ang sarap pakinggan, yung wala masyadong galaw, although magaling talaga silang sumayaw, pero ito yung ibang side nila, yung tipong bosesan lang yung labanan, and napakagaling nila. Wow, may Korean version. Ang ganda, no? Yung Korean version niya parang ang sarap gawing theme song ng isang Korean novela. So, pakinggan natin, guys. Ito si ano, si anong ang pangalan nito? Si nakalimutan ko ang pangalan niya. Nasa dulo ng dila ko. Si Justin. Ito si Justin yung pinaka parang front act nila. Yung parang sinasabi nila na matika sa mga audience. Malakas yung dating sa audience. Ito yung sinasabi nila front or visual ng grupo. Ang kalungkot yung kanta, no? Bagay
Oh, galing. Performance nila dito sa Hanggang Sa Huli, parang ang sarap na nakaka-imagine, parang ang sarap niyang gawing theme song sa isang Korean novela, which is bagay na bagay talaga, no? At saka napansin ko lang dito sa boses nila, yung lead singer, yung lead rapper nila, ang ganda rin pala ng timbre ng boses, no? Tapos si Ken at saka si Josh, doon sila sa melody nakaagapay, and lahat ng mga matataas, which is yung birit, yung hindi naman siya birit na as in birit na masakit sa tinga, yung matataas na tono is binibigay nila doon sa main vocalist, which is si Estelle, and nagagawa niya talaga ng maganda, and ang sarap ng melody kasi alam mo yung pag bibirit siya, yung next na transition niya is mababagal, parang napaka-solemn, ang sarap pakinggan, and ayun, yung dynamics pa, yung lalakas si Hina, ganun kasi yung kanta nila, parang ang sarap pakinggan ng paulit-ulit, nakaka-recall yung tono sa isip, and ayun. So para ito, wala talaga tayong napapanood na performance ng SB19 na basta-basta lang, no? Parang which is lahat, parang lahat ng performance nila is pinaghahandaan and pinagpa-practicean. So malayo pa talaga ang mararating nitong grupo na to, and ayan, kung nag-enjoy ka sa performance nila or sa reaction video na to, please comment down below kung may mga gusto ka pa na ipa-reaction or bigyan natin ng reaction tungkol sa performance ng SB19. So sa mga fans ng SB19, you are much very welcome sa akin channel, and ayun. So maraming salamat sa pagpapanood ng aking short reaction video, and if bago ka lang sa akin channel, don't forget to hit the subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa akin mga video. So see you on my next vlog.